Hello. Hello. Kumusta? So, we have a job today. May job tuloy tayo. Pang number 3 sa akong repair. So, ang problem nito ay flickering display. Okay. Ayan. So, buksan ko lang. So, pinadala lang sa atin to. Galing to ng Pilinbis. So, check ko muna. Buksan ko lang. So, yan. Ito, Gigabyte. Yan siya. Yan. Check natin kung shorted. Kasi ang nakalagay is flickering display. So, nakaano pa siya. Ayan yung wrapper niya. Check natin kung shorted siya. Kahit mo tayo. Kahit mo. First 3 pin. 12 volts. Okay siya. Then, 4 pins. Sa left. Papuntang left. Okay. 3 volts. Okay siya. Check natin kung mayroon siyang 4 pin. Check natin kung shorted. Ito yung ground. Then, ito yung 12 volts. So, okay siya. Okay. Ito yung isang block. Okay. Testing natin siya. Set up ko lang. So, ayan siya. Sarang na natin. Flickering display. Kailangan ko mag-boot sa OS. Boot lang natin sa OS. Para makita natin nag-flickering. So, ayan. Nailagay ko na siya. So, hindi ko pa na-install siguro ang driver. Oh, hindi ko naman na-install siguro ang driver niya. Okay, run natin yung wala pa siguro itong driver. So, hindi pa nga siya naka-install. Ayan, so kailangan pa natin siyang i-install. Install ko lang yung driver. So ayan, ang nangyari after 30 minutes. So ni-skip na natin yung video na matagal, 30 minutes kasi siya. Ayan, nakahang siya sa 2 monitors. Ayan, pero may ikot yung pan. Din hang siya. Wala na siya. Ayan. So sa temperature, so sobrang init niya. Pero yung pan niya, mahina. Siya ganun nagbubus. Ayan. So, ibig sabihin na sensor niya sa temperature. Kasi mainit siya eh. Dapat iikot na yun, bubus. So, bubuksan ko siya ngayon. Para matingnan natin yung thermal paste. Then yung thermal pad. Okay? So, let's open the hardware. Para ma-check. Okay, bagong thermal pad. Bago din ang thermal paste. So, okay siya. So, ito yung hindi bago. So, kailangan ito palitan din. So, lalagyan ito lahat dapat. Ito, kompleto.
So, ito, yung ating tinetesting hanggang ngayon. So, ayan yung video card. So, ito ay nag-order na yung ating customer ng thermal pad saka thermal paste. So, pinadala sa akin kasi nalinis na ito ng technician before. So, namamatay pa rin. So, ngayon, dumating na yung in-order niya na thermal pad. So, pinalitan na natin yung thermal pad niya saka thermal paste. Then, hindi na siya namamatay kasi 30 minutes before namamatay siya. So, ngayon, hindi siya namamatay. Ito na siya. Ayan guys, so naka-timer tayo. So, baliktad lang yung camera ko. Pero, 1, then 59 minutes. Magto 2 hours na siya. Na nilalaro ko siya sa games na Call of Duty. Din yung temperature niya. So, okay naman yung temperature niya. Ayan, 2 hours na siya. So, kanina ko pa siya nilalaro sa games. Ayan, then video card natin nare-repair. Okay na siya. So, hindi ko na pinakita yung na-replace natin ng thermal pad saka ano, thermal paste. So, ito yung ating pinalit para makita nyo rin. Isang lang guys. Ayan. So, isang ano, 0.5 at saka isang, ayan, 0.5. So, baliktad sa camera eh. Ano ba? Baliktad niya. Ayan. 0.5 at saka isang 1.5. Yan. So, pinalitan na natin yung thermal pad na luma. Kasi, galing doon sa ibang technician na nagunang nagawa. Thermal paste lang yung pinalitan, pero yung thermal pad hindi niya pinalitan. So, isa yun sa reason kasi mataba na kasi siya. Hindi na masyado nag-absorb ng heat. Hindi na nag-transfer to into heat sink. So, ngayon, pinalitan natin siya. So, ang hakaan namin. Ito pa. Yan, mahirap talaga pag isang kamay. Ah, ito. Ay ang gamit nating thermal compound is Arctic. So, Arctic yung brand. Yan, Arctic yung brand. MX4 Arctic at saka yung ating thermal right extreme ODC. So ang brand nito ay ODC thermal pad. ODC thermal pad yung brand. Yan siya. So okay na siya. Working na 100%. 100% gumagana ng maganda. So yan. So smooth na smooth sa games. Yan. Call of Duty nilalaro ko kanina. So natry ko na rin sa stress test sa software. So okay naman siya. Good. Pwede naglaro ako sa games. So okay siya 100%. So hanggang dito na yung ating pagre-repair ng GPU na namamatay. So wala tayong kailangan palit ng na piyesa sa loob. Kundi yung thermal paste lang at saka thermal para sa transferring into heatsink ng ating GPU. Yeah. So hanggang sa muli. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye.